Sinusunod ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga anak. Bakit ako'y isang mabuting Pilipino? Bakit ako'y isang mabuting Pilipino? Bakit ako'y isang mabuting Pilipino? Siya ay ating iboboto, hindi ba? Amen! Malaking karangalan po para sa akin na makasama po kayo ngayong gabing ito. Simulan ko po una sa pagbibigay ng pasalamat sa inyong walang humpay na pagtitiwala, pagtangkilik, pagtulong, pagsuporta, pagkukop, pagsulong. Hindi ko po ito makakalimutan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po na nagsama-sama tayo sa landas para sa pagbabago. Na naghahangad lamang ng matino, ng maayos, ng matapat na pamamahala sa pamamagitan ni Senador Noynoy Aquino. Sabi nung matanda sa amin, wag na wag niyong biguin ang taong bayan. Baguhin ninyo, gawin ninyo ang tama. Mga minamahal na kababayan, ito na ang ating meeting de avance. Panghuling pagkikita ng puwersa para sa pagbabago bago dumating ang araw ng halalan. Dalawang araw na lang bago ang halalan, kitang-kita na po, tiyak na po na magwawagi ang puwersa para sa pagbabago sa darating na halalan. 12 ito, hindi sila sumali dahil sigurado silang mananalo, pero dahil sila ay nanindigan. Magkapigbisig po tayo. Sa labang ito, walang maiiwan. Magtulungan tayo upang ang tunay na boses ng sambayanan ang manaig. Sa gitna ng mga problema, sa poll automation, at posibleng dayan sa darating na halalan. Dapat matuloy ang halalan sa 10 ng Mayo. Gutom na gutom ang taong bayan sa bagong liderato. Sama-sama po nating iwagayway ang bandila ng pagbabago. Kung wala nga hong kurap, walang mahirap. Kung hindi dahil sa inyo, kayo ang aking tunay na lakas ng ating pakikibaka. Dapat ay mag-ibayo ang ating paninindigan. Mga kasama, paalala po, hindi pa tayo nanalo. Paalala, hindi pa tiyak ang magandang kinabukasan. Paalala, dapat tuloy pa ang laban na ito. Umasa kayo sa harap ng Diyos, sa alaala ng aking mga magulang. Hindi ako titigil hanggat hindi nagkakatotoo ang mabuting landas na ating pong inaasam-asam. Bumabati sa inyong lahat at nagpapasalamat na nandito tayo ngayong araw na ito sa ating meeting de avance ng Nasyonalista at NPC. Ang paglalakbay sa ating patungo sa pagtapos ng kahirapan, tayo'y magkakasama dito sa Maynila, dito sa Tondo. Ngayon sa halos huling araw na ng ating pangangampanya, ay magkakasama na naman tayo ng muli. At siguro tanongin natin, ano ba ang ating dapat gawin? Sa Mayo 10, sa Lunes, ating pag-aralan at isipin kung sino ang tunay na may kapasidad, sino ang tunay na may karanasan, at sino ang tunay na nagmamalasakit na kayang tapusin ang kahirapan. Nakita ko na ang mga pangarap at hangarin ng bawat pamilyang Pilipino ay hindi naman nag-iiba. At napakapayak, hindi ba? Ang kailangan ninyong lahat, disenteng tirahan. Ang kailangan ng ating mga kabataan, masustansyang pagkain, mahusay na edukasyon. Ang kailangan ng ating mga senior citizens,
libreng gamot sa mahirap. Yan ay kayang gawin. Yan ay dapat gawin. At yan ay kailangan gawin ng ating pamahalaan para sa inyong lahat. Sipag at magtyaga, balang araw aamon ka sa pag-angat sa buhay, pahirapan ka, sisiraan ka ng iba, pero huwag mo wala ng pag-asa. Kaya po yung awitin na yan, ano man ang mangyari dito sa alala na ito, yung awitin po na yan ay sana ay manatili sa isipan ng lahat po ng ating mga kababayan dito po, lalo-lalo na sa mundo, lalo-lalo na sa mga bata na hindi bawal maharap ang mahirap. Meron po naman, kaya po naman tapusin ang kahirapan. Sinisisi ko yung mga namumuno ng ating pamahalaan ng mga nakakaraang panahon. Bakit hindi natapos ang kahirapan? Bakit yung ating mga karating bansa, natapos na sila lahat? Sa Mayo, Jis, meron po tayo pagkakataon na simulan na ng pagtapos ang kahirapan. Pwede po tapusin niya. Kung may kakayahan, may karanasan, meron track record ang mamumuno sa ating bansa, pwede po talaga yan na matapos. Walang kadahilanan para hindi pwedeng matapos ang kahirapan. Pwedeng-pwede yan. Noong mga bata, naniniwala ako na kaya naman magkaroon ng maraming trabaho dito sa ating bansa. Naniniwala ako na kaya makapagpagamot ng lahat na mahirap dito. Kaya mo makapag-aral ang mga bata. Kayang-kaya naman yan. Kaya po sa Mayo, Jis, sama-sama po tayo lahat. Sama-sama po tayo lahat na tapusin na. Tapusin na po natin ang kahirapan. At simulan po natin dito, sa mundo. Dito po natin simulan ang pagtapos ng kahirapan. Sabi ko, unang-una kong nagawin, iuwi ko lahat ng mga naghihintay ng mga OFW sa buong mundo. Kung gusto bumalik dito, iuwi po natin lahat yan. Sa unang linggo pa lamang, ang ating panunungkulan, dahil kawawa naman po sila. Kaya lamang sila humiwalay sa pamilya ng sakripisyo para lang umangat, para lang kumita. Pagkatapos naloloko pa. Kaya hindi natin po sila dapat pabayaan lahat. Kaya yan po, tuloy na tuloy yan. At ano man ang mangyari, matalo manalo, tuloy-tuloy po ang pagtulong ko sa mga OFW.